So una natin pag-usapan mga idol, eto nga pong nakabinbin na magiging laban nga po na Casimero Cuadrolas at ni Naoya Inoue at yung pangangailam nga po ni Mayweather at balak na kuhanin, no, bilang bata-bata itong si Casimero para mas makalaban pa sa mga sikat na boksingero. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, napakainit pong pinag-uusapan ngayon. Ito nga pong pangingialam, no, ni Mayweather sa magiging laban nga po ni Casimero Cuadrolas at ni Naoya Inoue. Pinaplano po kasi ng Mayweather promotion na makuha itong si Casimero Cuadrolas at offeran ng malaking halaga. Alam naman natin, no, kapag ka Mayweather po ang usapan dito, Mayweather promotion, million-million po talaga yan. Bakit ka mo? Kapag ka nakita po kasi nila na may potensyal ang isang boksingero at malakas ang hatak, especially po sa mga Pilipino boxing fans, kinukuha po nila yan. Wala naman pong kinuha ang Mayweather promotion na bumagsak ang boksingero, no? Kaya naman napakalaking opportunity po nito para kay Casimero Cuadrolas. Isang dahilan din po dito ay para nga daw po matuloy na at hindi na makansila, hindi na makatanggi etong si Naoya Inoue sa mayiging laban nila sa lapit na Disyembre ni Casimero Cuadrolas. Alam naman natin ang sinasabi ng iba, malabo daw na mangyari na matuloy yung laban ni Casimero at ni Cuadrolas, no, kahit may budget. Dahil nga, hindi daw kayang i-meet ng boxing promoter ni Casimero etong requirements ni Naoya Inoue, no, magkaibang level daw po sila. Pero dahil sa dahilang yan, ay ginagawang alibay ni Inoue para hindi dahil nga po mga kaibigan, nakialam na ang Mayweather promotion at nakabackup din, no, ang World Boxing Organization, si Bob Arum dito kay Casimero, ay wala nang dahilan pa para tumanggi etong si Naoya Inoue. Last na binalita ko po sa inyo, no, ay babayaran po, no, etong si Goodman para mag-step aside at ipalit po etong si Casimero Cuadrolas. Dahil kung titignan po ninyo, malaki na budget talaga ang naghihintay dito kay Casimero at kay Inoue. Samantalang si Goodman naman, wala nag-i-sponsor po, nagbibigay ng malaking budget, no? Nagde-depende po kasi yan, hindi lamang pwedeng si Inoue lamang ang bigating boksingero, no? Tapos yung kanyang mga kalaban ipipitsugin lamang, no? Masasayang lamang yung laban. Kaya kung titignan po ninyo, still undefeated pa rin si Naoya Inoue kasi hindi pa niya nakakalaban etong ating angas na Pinas na si Casimero Cuadrolas. Siya lamang po ang pag-asa na talagang makakatalo, makakapagbigay ng unang talo dito sa halimaw ng Japan. At yung sinasabi natin na once na lumaban pa sa bansang Japan itong si Naoya Inoue, matototally ban na siya, no? At yung mga titulo po niya posibleng ma-hold kasi ang next na laban ni Naoya Inoue sa bansang Amerika o kaya naman sa Saudi Arabia, yan lamang po yung mga kilalang bansa. Hindi na po pwede sa Japan dahil yan na lang po lagi, no? Nasisilip yung mga butas ni Inoue. Well mga kaibigan, dahil pa nating kaganapan. So dyan lamang po kayo, and please huwag kalimutan po mag-like and subscribe. Maraming salamat po.